So this is the next part of the presentation. So I'll just share my other slide. I hope the video would be audible on your end. Okay. So this is still for Japanese class. So moving forward, apart from posting your haiku, tanka, and haibun, apart from writing your practice sheets and also your respective flashcards. So we will proceed. So since August 19, we had the opportunity to have a Art of Poetry write shop at the National Museum. So I asked the students there who participated to write about Filipino short poems such as Tanaga, Dalit, and Diona. So I asked my Japanese language students to write haiku, tanka, and haibun. So this is going to be the flow or format of my presentation. So TCE is an acronym for to change everything. So there are five parts. So the first part is regarding your posting. The second part is regarding your flashcards for vowels and consonants. The third part is about annotated bibliography for Moryonan, Tubong, and Kalutang. And the second to the last part is about abstracts that you're going to submit. Conference in the Philippines. Okay. So I think I lost my presentation. Hold on. Okay. So we're back. So to change everything. So again, so this is still about Japanese language and culture. And also Island Studies and Creative Hub. So Marinduque Triennale and ICH Trifecta. It's composed of three programs, nine projects, and 27 studies. So you are taking part of Island Studies and Creative Hub. Okay, so as presented earlier, in the other video. So these are the highlights of the history and language month. So there's Art of Poetry at the National Museum, Sudlanan online launching at Polytechnic University of the Philippines. So along with Lasal Manila and Lasalipan. So let's try to have this video. Araling pang-isla at pang-kapuluan. So noon ako ay nag-sabbatical, ito ang aking pinagpuna ng pansin. Alam niyo naman siguro kung ano yung kwento at ano ang naratibo noon natin. Sinusulong dati yung inating inaadikha. Ano?
Pero ngayon ay babalik tayo at binabago natin yung naratibo ng Island Studies at Creative Hub. So simula noong Mayo, buwan ng pamana, ay nagkameron tayo ng pagkakataon na magbahagi kasama ang Tourism at Culture Office ng Marinduque. So ito yung kanilang panukala, yung Morionan, Tubong, Kalutan, Trianale at ICH Trifecta sa Marinduque. At ito din yung pinapagawa ko sa anim na klase ng popular culture at ganun din sa tatlong klase ng foreign language ano, sa College of Arts and Social Sciences. Dito matatagpuan yung iba't ibang mga proyekto, mga programa at mga gawain na tungkol sa Morionan, tungkol sa Tubong at ganun din tungkol sa Kalutang. So meron na tayo mga naunang naisagawa. Kailangan lang tayo ipagpatuloy. Yun. Kung ano yung mga nasimulan. So yan ay nagsisimula sa mga study o mga aralin. At yan ay pwede magkameron ng publikasyon. O pwede din magkameron ng, ano, ng musika o antoluhi. At ganun din ang mga video. Ano? So nasa anyo ng musika o nasa anyo ng video. So hindi lang yun nakasulat. Ano? So, maaari din yun ay, lalo na itong Kalutang, so yun ay napapakinggan natin. Ano? So, meron yan tunog. So, ganun din yung tubong. Yung tubong ay musika, merong kanta, at meron din ano, sayaw. Ano? At syempre, Morionan ay panlipunan na ginagawa. Kaya, inaasahan ko na makagawa yung mga pop culture foreign language na klase natin na mga abstract, na mga annotated bibliography. At sa susunod, makagawa din sila ng 120 seconds na proposal na mga 20 second na 20 slides na Petsa Kutsa presentation. At ganun din, sa uli, ng, sa katapusan ng semester, makagawa tayo ng mga artikulo. At magagamit itong form na ito, yung Intangible Cultural Heritage ng Pilipinas na ipapasa sa UNESCO. So kung wala naman magsisimula nito, ay hindi siya matatapos. Kaya ngayong buwan ng wikang pambansa at buwan ng kasaysayan ay ito yung ating mga ginagawa at sinisimula na gawin. Kung hindi man Okay, pinagpapatuloy na gawin. So that's Marinduque Trianale Intangible Cultural Heritage Trifecta. So Morionan, Tubong, and Kalutang. Okay, let's continue. So there's another video. Yung volume ng monograph. Nanailathala ng Marinduque State University. Nagkaroon sa sudlan. Pabasa for the Pampangan Studies na kumakatawan sa regional na sentro sa gitnang Luzon. Mababanggit ang Museo ng Angeles at Social History Museum sa lungsod ng Angeles, maging ang sariling sentro sa Angeles University Foundation. Ngunit ang toon ng monografo ay ang publikasyong Sing Sing Magazine at Alaya Research Journal bilang mga aksis ng translokal na produksyon ng kaalaman, lokal at pambansa. Itinampok naman sa ikalawang volume ang Cebuano Studies Center, kasabay ng Center for Western Visayas Studies, ang pinakanununo ng mga nagsasariling bahay sa leksikan sa Kapuluang Bisaya. Tinatalakay dito ang mga perspektiba. Ng mga direktor mula sa simula hanggang sa kasalukuyan. Tampok ang tagapagtatag na ito. Hanggang sa panahon, Dr. Elida Alburo at sa kasalukuyang direktor, si Dr. Hope Sabanpan Yu. Ang Volume 3 ay nagmula sa Pook ng Mindanao, ang Mindanaon Initiatives for Cultural Dialogue or MICD, kasama ang Mindanao Studies Consortium Foundation Incorporation o ang MSCFI, ang Mindanao Knowledge Center ng Mindanao Development Authority. Hindi lamang autonomous ang Bangsamoro, kundi maging ang mga Lumad at Dayo ay may ambag sa kalamang lokal at pambansa. Ang MICD ay nasa Ateneo de Davao, samantala ang MSCFI ay dating nasa inisiyatiba ng Universidad ng Pilipinas Mindanao. Hiwalay sa National Economic Development Authority, ang Minda ay may sariling tunguhin. Upang makakuha ng kopya, kinakailangan lamang pumunta sa PUP website sa www.pup.edu.ph. Tanggalin ang pop-up
at tumungo sa research tab. Makikita rito ang cultural and language option. Sa kanang baba ng webpage, makikita ang more info na kung saan nakalagay ang sublyanan. Hanapin lamang ang volume na iyong nais at pindutin ang register to view the ebook. Kinakailangan lamang ilagay ang mga importanteng detalye para magpatuloy. Okay, that's about it. So there's a video about sublyanan. Matapos pindutin ang submit, bibigyan ka ng access link sa... So in the other video, I already explained the Philippine Intangible Cultural Heritage Inventory Forms. So as mentioned, there's a couple of forms to be filled out and one annex to be guided accordingly. So let me move on to the next part. So moving forward, so after you filled out the forms by group, you're going to come up with 120 seconds proposal. So what the proposal is all about? So it's about the topic that is assigned to you. So Kalutang, Morionan, and Tubong. So, for example, you may refer to the entry last year that I submitted to celebrate Islands Week. So, it's already the 10th edition. So, this year, we don't have any entry. So, it's the 11th edition. So, next time around, I hope that we will have not only an entry, but we will have a top three finish. Or podium finish. So what this involves is you come up with an outline. You also get some visual and original insight based on your annotated bibliography on the topic that you're assigned to for 120 seconds or 2 minutes. So the other output that we will have after the midterm exam is the Pecha Kucha presentation. So I've been doing this for quite some time now. So 20 slides, 20 seconds each. So that's what the Pecha Kucha presentation looks like. So the quotation here is, creativity drives change for the better. So next slide. So this is the last. So we will have this from week 10 to week 18. So after we shift from Hiragana to Katakana. So we will have anime and manga as a collaboration with the other programs, with the other section, and even with another college. So be consistent with what you had in the 120 second proposal, your abstract, and also annotated bibliography. So what will be your Pecha Kucha presentation? So it would only be a format of manga or comics or animation anime. So on that note, I hope to see more posts in the public group. And we'll see each other again in the succeeding meetings. So thank you for your kind attention.